Patawad Ama sa aming mga pagkukulang at pagkasala po sa aming nagtuwa. Saan kami nagtumalik sa isip, salita at sa gawa. Kami po ay iyong pagtawagin ng mga ito. Aming sa mong dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Nakakatuwa po at
tayo ay lumalakad sa liwanag. Kasi nga, alam naman po natin ang Panginoon ay ang liwanag. So, dapat tayo ay lumalakad sa liwanag. Huwag sa dilim. Kasi sa madilim, pwede kang madapa. Ano po? Literally, pwede kang madapa sa dilim. Mga nga pa. Ayan. Talagang nakatubang po i-analyze natin yung mga ganun na lumakad sa liwanag. Kasi mahirap sa dilim lumakad. Sa dilim, pwede kang madapa. Sa liwanag, talagang may guidance kasi maliwanag eh. Kapag madilim, mangangapa ka. Ibig sabihin, kung wala tayong knowledge, kung hindi natin kilala ang Panginoon, mangangapa tayo papunta sa ating salvation. Pero kung tayo nasa liwanag, aba ay maganda kasi alam natin yung guide. Merong guidance, merong maliwanag na daan. Di po ba? Literally, pwede po natin mapagano yung dilim at liwanag. Di po ba? So, kailangan po pala tayo ay talagang lumakad sa liwanag. Ang maganda pala nun, kapag ikaw ay lumakad sa liwanag, nakakapagpadagdag ng ating buhay. Sino po ba dito yung gustong humaba ang buhay? Taas nga po ang kamay. Pero sino po dito yung gustong tumanda? O, parang ano po ano sila? Nakakaano po yan eh. Ang hirap pala na gusto natin humaba ang buhay, lahat tayo. Pero parang ayaw natin namang tumanda. Ano ba natin pwede paliwanag yun? Gusto nating humaba ang buhay. Pero walang tumaas na sabihin kung sino gusto tumanda. Ano? Yan. Maganda yung topic ng gabi eh. Oo, pero paano daw maging looking yan? Kailangan palitan daw natin yung outlook ng ating buhay, yung pananaw. Ano? Maging positive. Kahit tayo maraming problema, kailangan ang nasa utak natin, bukas, wala na to. Bukas, mag-okay na. Basta kailangan positibo pala yung pananaw. Na kahit malungkot ka, abay, pag-aralan mo humili. Kasi nakakadagdag din ang buhay. Hindi na ako naiyak kasi naubos. O kasi talagang nakaka-enjoy po talaga yung tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon sa tutulang ko. Kasi katulad ko nga po, ay, lagi nga po umiyak kung akin talagang talagang iiyak akong nanamnamin mo yung ano. Kaya lang sabi nga, laging masaya. Laging may ngiti sa labi. Ganun nga sabi. Okay. Children and youth, in your earliest years, you may be a blessing in the home. Alam niyo po, makatahanan po talaga. Napakaganda kung maraming bata. Ano po? Talaga pong ang mga anak ay blessing sa tahanan. Yan, blessing po talaga sa tahanan kung may maririnig kayong halakak sa loob ng bahay. Ay, maganda po yun. Napakaganda po. Ang minsan nga lang po nangyayari, kung kapag malaki ng bata, ayan, lumalabas na, masasabi po kung pa nating blessing, mga magulang. Minsan po yung ang mga anak natin ay kung nagiging matigas na ang ulo. Ano po, bakit po kaya naging ganon? Ano po? Kailangan po pala, simula pa lang sa paglaki, ay atin ang dalangin sa tuwid na daan. Lalo na po yung mga anak, may mga buntis po ba dito, huwag muna po natin ipakilala sa kanila ang mga gadget. Baka naman lumalabas pa lang sa tiyan, ang inilagay nyo na sa tabi ay yung cellphone. Baka, oh, anak, pag ikaw ay mulat na, mag-alag ka na ganito. Ay, mali po. Ang maganda po siguro, lalo na po doon sa mga anak, ha? Doon sa mga magiging lola na, huwag na muna natin ipakilala ang mga gadget sa totoo lang. Ang ipakilala natin ay ang Panginoon. Pag-aralin natin sila magbasa ng mga libro. Huwag muna po natin, hanggang hindi nila naiintindihan ang isang bagay, huwag muna po ipakilala. Di po ba katulad din po dito sa atin sa Adventist? Iba hindi naman muna binabaptize hanggang hindi muna naunawaan. Ano po? Ganon din po sa ating mga anak. Huwag muna ipakilala yung mga gadgets na yan. Hanggat hindi rin na inunawaan kung ano, pwedeng maging resulta o magandang idudulot sa kanya or yung hindi maganda idudulot sa kanya. Kasi nakakalungkot po, yan po yung unang problema natin. Ang mga kabataan ngayon ay grabe po, alas 11, alas 12, alauna, hindi pa natutulog. Sino po yung nakakaranas ng ganun dito, mga magulang? Kahit anong sabihin mo, anak, tulog na, bukas may gagawin ka pa. Ay, naku. Oo, yun ang nakakalungkot. Kaya po, atin, mga magulang, napakahirap na po dito ba? Napakahirap na ituwid
kasi nakangano. Marcelo ako. Marcelo daw si Isis Tesora. Pinapunot niya. Diba? Oo, totoo yun. At ang maganda pa niya, ang nakakalungkot nga, sa sobrang pagmamahal ng magulang, di ba mga magulang, mahal natin ang ating mga anak. Ibinibigay natin sa kanila yung mga bagay na gusto nila. Di po ba? Ibinibigay natin na kahit naging sanhina ng paghihirap ng magulang, sige lang tayo. Na hindi alam ng mga magulang. Na ang mga anak. Ang mga anak naman, kahit pagsabihan na anak, ito muna ang unahin mo, huwag muna yan ang unahin mo, hindi na sila nakikinig. Na hindi nila alam ay nagiging unisyon sa sakripisyo ng magulang. Ang mga feeling ng magulang ay napakalungkot kapag ang mga anak ay hindi na nila napapasunod sa mabuti. Di po ba? Nakakalungkot. Pero ano po ba yung nagiging ano natin doon? Di po ba alam naman natin na kapag ang ating mga anak ay naiiba ng ugali, alam natin na si Satan ay nandun. Di po ba? Lalo na dyan sa mga ano na nalilimutan ang pagkain. Inuutusan mo, nagdadabog na. Sa palagay niyo po ba si Satanas ang nandun sa ano ng mga bata? Ano po sa palagay ko po, ano na sila yung si Satan na tutuwa? Sige anak, sige. Huwag ka sumunod sa magulang. Sige ka lang. Diretso ka lang sa pagkukomputer. Yan ang nakakalungkot. Parang ang pinamumunahan na sila ni Satan. Ano po kaya magandang gawin natin kung gano'n na po ang ating mga anak? Sa palagay niyo, ano yung maganda ng solusyon para sa mga ganung bagay na ang hirap na nating pasunurin ang ating mga anak? Ayan, pray. Prayer po talaga, prayer. At talaga pong, yes. Sabi nga po, you cannot change other. Talagang only God can change other people. Kahit anong sabihin mo na, anak, ganito, hindi. Oh, ma'am, magiging magulo lang sa tahanan. Talagang ang ating sandata lamang diyan ay ang mataimtim na pagdarasal. Yun nga po, mahalaga po yung pagsunod sa ating mga magulang. Mahalaga po yun bilang tayong tao. Mahalaga rin yung tayo ay sumunod sa Panginoon. Dahil yung pala po ay nakakapagpahaba ng buhay. Kaya yung po may mga bata, at yung mga nganak pa lang, yung nag-aasawa pa lang at mga nganak, huwag ipakilala ng maaga ang mga gadgets sa mga anak, ha? Ay, tama, andiyan pala si baby, oh. Nani, ayan ang anak mo, ha? Sabi nga, huwag muna nating introduce ang mga gadgets sa bata. Huwag muna nating ipakilala. Ay, totoo. Lalo na kung may mga trabaho ang magulang. Sige, ayan na po. Yan ang gawin mo maghapon. Oo, yun ang magiging ano ba yun ang magulang. Kasi nga po, sa kabisihan ng magulang, yun ang ginagawa. O ayan ang pera, nabibili naman si Chiria. O ayan ang gadget, para lang hindi siya lumabas, para hindi lang siya maglayas. O ayan ang gadget, ay naku. Yun po yung unang ikinalulong. Kaya minsan, nasa atin ding mga magulang, yun nagiging dahilan para sila ay malulong sa mga gadgets. Ayan, tama po yun. Sa totoo lang po, napakaganda po nung ang mag-asawa, kapag may anak na po pala, talagang ang nanay dapat nasa bahay na lang. At ang lalaki nagtatrabaho. Pero sa ngayon po kasi, minsan balik na din. Ang nanay ang nagtatrabaho, ang tatay na rin ang nasa bahay. Na kung saan ang tatay, ibang mag-alaga sa nanay. Totoo po yun. Napakaganda po nung ang bata pala ay nasusubaybayan simula sa maliit hanggang paglaki. Ipag-compare po ninyo yung mga bata na nasusubaybayan ng magulang doon sa hindi nasubaybayan. Iba po talaga, iba. Mas magalang, mas anong batang nasubaybayan ng magulang sa paglaki, pero ang batang hindi nasubaybayan at ang nag-alaga ay mga kasambahay, iba po iba. Kaya kung kaya rin lamang, ang hindi po kasi maganda, yung lalaki kasi minsan walang trabaho, ano, ay ang may kapasidad na magtrabaho, babae. Kaya minsan, babae ang nagtatrabaho. Yun po ang nakakalungkot kasi sa ano natin ngayon, hindi po na. Babae ang nagtatrabaho, lalaki yung nasa bahay. Kaya yun po yung nakakalungkot. Kaya as much as possible po yung mga dalaga, mamili po kayo ng magiging asawa. Totoo lang. Alam yung
mahalaga ng mga bata. Napakasaya. Okay lang po yung simpleng buhay. Ang mahalaga, yung magiging anak ay nasa tamang daan papunta sa Panginoon. Kasi tayo naman po ay mayaman na rin eh, basta ang Panginoon ay nasa atin. Hindi na tayo maghahanap ng material na bagay. Kung tayo po ay mamumuhay sa Panginoon, parang ang sarap na ng buhay. Kaya ang maganda niya, kapag magkaroon ng pag-aasawa, talaga pong sikapin ninyo na ang nanay nasa bahay nag-aalaga ng anak at ang tatay lang nagtatrabaho. Para po ang bata ay lumaking matuwid. Yun po ang mahalaga. Kailangan matuwid ang bata paglaki. Kasi tayo po magsisisi kung ang makikita natin pag malaki na, ang hirap na mabugin, ang hirap na. Tayo ng mga magulang ang natatakot. Sisigawan na tayo ng mga anak, di po ba? Tayo na yung mga nakikisama sa ating mga anak kapag ano na, iba na yung mga kabataan. So, yun po ang aking payo at yun din naman po talaga ang nararapat sa dulo. Habang maliit, dalahin sa tamang daan at ang magulang ang siyang mag-guide sa tamang diwanag. Di po ba? Kaya yun lamang po at good morning and happy Sabbath. At magkakaroon ng malaking problema sa akin na uukulan.
Di ko alam ang gagawin. Ang sabi ng guro, ilang linggo na lang makalipas pagkatapos sabihin ni Murad ang sikreto niya. Sikretong ipinahagi ni Murad sa akin ang kanyang pangitain sapagkat pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na maniwala kay Jesus. Nag-iisip tayo kung paano may babahagi ng pagbabalita sa mahigpit na bahagi ng mundo gaya ng lugar ni Murad. Pero ang kwento ng batang lalaking ito ay nag-aalok ng pananaw kung paano gagawa ng Diyos upang ipaalam ang kanyang presensya kahit pa hindi pwedeng banggitin ang kanyang pangalan. Sinabi ni Ellen White na ang mga bata ay mayroong espesyal na bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga huling araw. Kapag ang karunungan ng langit ay nakita na ang mga tao ay hindi na pinapayagang magpayag ng mga katotohanan, ang Espiritu ng Diyos ay bababa sa mga bata at sila ay gagawa ng gawain ng pagpapalaganap ng katotohanan na hindi kayang gawin ng nakatatanda. Ito ay galing sa libro na Testimonies for the Church, Volume 6, page 200. Hindi inaasahang pangyayari gaya ng ulap ay isa sa mga paraan upang ang atensyon ng tao ay madala kay Jesus. Doon sa 1040 window na kinabibilangan ng karamihan sa mga pinakamapanghamon na rayon sa buong mundo upang madala ang pabalita, may mga tala na nakita ang mga tao si Jesus sa kanilang mga panaginip, kung saan inilalagay ng mga tao ang malalaking pagtitiwala. Maraming tao ang tumanggap sa Diyos bilang personal na tagapagligtas sa lugar na ito. Pagkatapos nilang mapanaginipan ang tungkol kay Jesus, ang krus na pangitain ni Murad sa mga ulap ay nagpapaalala sa akin ang salita ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangat si i-make ang mga tao, ang mga bato'y sisigaw. Galing po ito sa ating sa Bible, Lucas 19 verse 40. Pinipilit ang mga pariseyo si Jesus na patigilin ang mga disipulo sa masayang pagbabalita na siya ang Mesiyas. Ang mga salitang iyon, sinabi ni Jesus sa mga pariseyo na sisigaw ang mga bato na siya ang Mesiyas kung patitigilan ang mga disipulo sa pagsasabi ng katotohanan. Gayun din, kahit ang mga ulap ay sumisigaw sa mga bahagi ng mundo kung saan ang katotohanan ay ipinagbabawal, nang nakita ni Murad ang mga ulap sa taas ng kanilang tahanan, naunawaan niya ang mensahe na si Jesus ang pinako sa krus na tagapagligtas at naniniwala ang guro na si Murad na inaabot ni Jesus ang puso ng batang ito sa pamamagitan ng mga ulap, bagamat hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Alam niya na kung kaya ng Diyos na sumigaw ang mga ulap, wala siyang dapat ipag-alala. Ang pinakamahalagang bagay, ang sabi niya, ay tatapusin ng Diyos ang gawaing sinimulan niya. Tatapusin niya ang gawaing hindi natin kayang tapusin. Maari bang ipanalangin natin na maging bukas ang mga tao na dinggin at tanggapin ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa mga mahigpit na bansa, gayon din sa buong mundo? Ang inyong handog pang misyon ay makatutulong upang abutin ang mga tao sa mga mahihirap abutin ng mga rehiyon ng mundo. Ang paiwating po ng misyon na ito ay panalangin po natin ang mga mananampalataya sa mga mahihirap abutin ng mga rehiyon ng Euro-Asia Division. Tapos, ipanalangin din po natin ang mga naghahanap na makilala ang Diyos ngunit hindi nila alam kung paano siya hanapin. Panalangin din po natin ang karunungan para sa mga leader ng gawain ito habang sila ay naghahanap ng mga bagong pamamaraan upang marating ang milyon-milyong katao para kay Jesus sa kabila ng napakahirap na kalagayan. Ano po? Thank you.
so million angels. Sa month of October.
today, yung ating birthday. Alam mo, today is the birthday of my brother. I greeted him when I woke up this morning. Kasi po, hindi talaga yung birthday sa Bato. So, sa lahat ng mga merong special occasion na dapat ipagpasalamat sa Panginoon ay tinatawag ko ang iba, about three, na magbigay po ng testimony na October celebrants. Magpahayag sila ng kanilang pasasalamat sa Panginoon. Surely. Clerk, teacher's clerk natin, sino ba ang mga connected tayo sa Panginoon pag tayo may mga ganyang dalain sa buhay. Masaya po, masaya
yung pakiramdam. Iba po yung pakiramdam. Na kahit maraming struggle, iba yung kasiyahan na mararamdaman mo. Hindi mo na iintindihin na wala kang ganito, wala kang ganun. Ang mahalaga sa iyo, parang meron ka pang desire na matuto ka ng matuto, makilala mo siya ng makilala. At sabi nga po, sa tamang landas, yung ang goal mo, meron ka ng goal. Pero nung tayo ay wala pa sa tama, parang tayo ay ano, paliko-liko pa. Pero nung ako po'y nandito na, alam ko na po yung goal ko na kailangan makapag-win tayo ng soul hanggat maaari yung family natin, madala natin dito at yun po yung goal ko. Kasi po sa family namin, dahil walang po kami nag-dentist pa. At ang goal ko nga po, no, ang goal ko po ngayon is madala rin po sila. Tapos maka, yung po ating care group, matuloy po at yun po palagay ko yung pinakamagandang way para tayo makapag-win ng soul. Kaya napakasaya po bilang tayo ay nakakilala sa Panginoon. Ano po, yun lamang po ang nabi sa abay. Ang aming banal na mga pagmilihan sa lahat sa oras ng Panginoon. Gusto ko po
po mga anniversary ng sa kami Panginoon ay lumalapit sa inyo na naway patuloy silang gabayan, patuloy silang samahan sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito, Panginoon. Ano man yung mga problema o sa'yo rin yung maaaring kanilang harapin sa susunod ng mga susunod na salawang Panginoon, kung saan ay patuloy silang bigyan ng kalakasan sa isa lahat ng pananampalataya upang sa gayon ay patuloy silang makikita ng kalakasan. At gamitin nyo rin, Panginoon, ang mga kapatid na ito sa patuloy na gawain ng isang mga bata, tandaman, Panginoon, ay patuloy silang